magmula ng kumpirmahin ni Bea Alonzo at Dominic Roque ang kanilang hiwalayan na natiling tahimik ang bawat kampo at umiwas na pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito. Ngunit napapabalita ngayon na parang magkakaroon ng one more chance ang pag-iibigan ni Bea at Dominic. The Philippine Showbiz List presents detalye sa maaaring pagbabalikan ni Bea Alonzo at Dominic Roque. Bea and Dominic mutually end their engagement. Noong February 6 nang iulat ni Boy Abunda sa kanyang talk show na Fast Talk with Boy Abunda ang kumpirmasyon ng breakup ni Bea at Dominic. Kasunod nga nito ay ang batuhan na kung ano-anong issue at espekulasyon kung sino ang may sala sa hiwalayan na dahilan ng pangbasagi ni Dominic ang kanyang pananahimik at dinepensahan si Bea. Sa kanyang Facebook post noong February 8, nakiusap siya na wala sanang hate, bashing, negative things. Idiniindi ni Dominic na si Bea ay a beautiful person inside and out. Karakip nito ang Instagram Reels na ibinahagi niya noong October 21, 2023 bilang pagbati sa kaarawan ni Bea na naglalaman ng video clips ng mga biyahe nila sa abroad. Tila ba pahiwatig ito ni Dominic na maayos pa din ang samahan nila ni Bea sa kabila ng kanilang hiwalayan. Makalipas lamang ang ilang araw noong February 11, sa pamamagitan ng social media post, tuluyang tinuldukan ni Bea at Dominic ang issue. Naglabas sila ng joint statement tungkol sa kanilang desisyong tapusin ang relasyon at huwag nang ituloy ang kanilang kasal. Dito ay pinatutsadahan ng dalawa ang di nila pinangalan ng mga tao na kinumpirma ang kanilang breakup nang wala umunong pahintulot mula sa kanila. Ang iba naman daw ay gumagawa ng kung ano-anong istorya na walang basihan at walang katotohanan. Ito raw ang dahilan kung kaya't napagdesisyonan nilang magsalita na sa ikatatahimik nila at ng kanilang pamilya. Sana daw ay bigyan sila ng publiko ng privacy para sa pag-move on nila sa kanilang hiwalayan. Masasakit daw na salita na kasi ang naglipana sa social media. Bea's Singapore Vacation and Valentine's Day Celebration. Nang lumabas ang joint statement ng kanilang breakup, namataan naman ang pagbabakasyon ni Bea sa Singapore. Wala siyang nilabas na kung anumang update sa naturang travel na pinaghihinalaang nais itong makapagmuni-muni na malayo sa mata ng publiko. Tila ba nagpapalamig ito sa kontrobersya at nais ding ilaan ang oras sa kanyang pamilya. Ngunit may ilang netizens na nagbahagi ng larawan at video niya sa social media. Makikita ang pamamasyal ni Bea sa isang shopping mall kasama ang kanyang inang si Mary Ann Ranolio at ang kanyang stepdad. Samantala sa Valentine's Day ngayong taon, galing man sa breakup, pinili pa din ni Bea na ipagdiwang ito. Sa ibinahagi niyang Instagram posts, makikita ang pag-chill niya sa kanyang tahanan kung saan ay nakasuot siya ng pajama na sa kanyang kama kasama ang kanyang fur baby bilang date at ini-enjoy ang panonood ng cartoons. Sa kanyang carousel post, kasama rin niya ang litrato ng isang chocolate cake at ang tanawin ng sikat na araw mula sa kanyang bintana. Hindi naman hinayaan ng mga tao nakapalibot kay Bea na malungkot siya sa araw ng mga puso at pinaramdam na maraming nagmamahal sa kanya. Katunayan isang sorpresa na tanggap niya mula sa mga kasama niya sa bahay at hindi niya napigilang mapaiyak dahil sa touching gesture ng mga ito. Ang personal assistant ni Bea na si Bea Rose ay nagpost sa Instagram ng video. Dito ay makikitang pinuntahan nila si Bea sa kwarto para dalhan ito ng balloons, take-out coffee at heart-shaped cake. Kakagising lang noon ni Bea na nakasuot pa ng pantulog nang salubungin siya ng mga kasama sa bahay. Sa sobrang tuwa sa gesture ng mga kasama, napaluha siya habang nagpapasalamat sa mga ito. Dominic rising after the breakup. Dahil na rin sa walang malinaw na dahilan tungkol sa hiwalayan, nariyan ang kanya-kanyang paglabasa ng malisyosong kwento kung saan si Dominic ang mainit na pinuntirya at nais na dungisan ang kanyang pagkatao. Kabilang sa idinidikit sa kanya ay tungkol sa usaping pera at ang pagkakaugnay nito sa ilang politiko. Pero ang mga paratang na ito ay mariin niyang pinabulaanan. Hindi rin pinalampas si Dominic ang mga maling impormasyong kumakalat sa social media tungkol sa dahilan ng hiwalayan nila ni Bea. Kabilang sa mga inalmahan niya ay ang binahagi ng isang Facebook page tungkol sa di umano'y pagbibigay niya ng paalala sa mga kalalakihang naghahanap ng karelasyon. Lumalabas kasi sa Peking Post na sinisiraan niya si Bea at mukha itong pera.
Mababasa rito, guys never ever choose a girl na dumidepende sa yaman na meron ka at hindi sa pagmamahal na kaya mong i-offer. I should have known this from the start. Lesson learned. Sa huli, kapakanan pa din ni Bea ang inaalala ni Dominic upang wag nang kumalat pa ang peking balita at upang ipagtanggol na din ang dating sinisinta sa maaaring matanggap na batikos dahil dito. Agad na nilinaw ni Dominic na hindi sa kanya galing ang nasabing pahayag at wala siyang ganitong pahayag na ipinopost sa kanyang ex account. Samantala sa kabila ng mga duda at paninira sa kanyang imahe, patuloy naman ang pagiging positibo ni Dominic. Hindi ito nagpa-apekto sa kung anumang binabato sa kanya, pagkos ay nagpakita ito ng katatagan. Hindi siya nagpatalo sa negatibong dikta at puna. Ibababan siya, pinatunayan ni Dominic na kaya niyang tumayo sa kanyang sariling mga paa na hindi nakadepende sa ibang tao. At kung may nag-alangan sa kakayahan ni Dominic, mayroon namang patuloy na nagtiwala sa kanya. Katunayan sa gitna ng controversial breakup ay nariyan pa din ang dating ng blessings para sa kanya kabilang na nga riyan ang ilang endorsement projects. Back on each other's arms once again, kapansin-pansin din ang napanatiling respeto at pagmamahal nina Bea at Dominic. Wala silang naiba itong masama sa bawat isa na tila ba nais nilang mapangalagaan ang kung anumang meron sila kahit na magkahiwalay. Kung pababasihan ang mga tagpong ito, hindi man magsalita sina Bea at Dominic, masasabing maayos ang kinahantungan ng kanilang relasyon. Ito din ang dahilan kung bakit marami sa kanilang mga taga-suporta ang umaasang mabibigyan muli ng pagkakataon ang kanilang pag-iibigan. Tila hindi naman binigo ni na Bea at Dominic ang humihiling sa kanilang pagbabalikan. Dahil itong mga nakalipas na linggo, laman na talakayan ang tungkol sa usaping ito. Sa episode ng Showbiz Update YouTube channel ni OG Diaz noong February 2022, na ibahagi niya ang kanyang pakiramdam sa pagbabalikan ng dating magkasintahan. Ayon kay OG, base na din sa kanyang source, ilang gabi na daw na namataan si Dominic nandun lang sa loob ng kotse na naghihintay kay Bea sa tapat ng bahay nito. Sinabi ni OG na naniniwala siya sa kanyang source dahil ito ay nagpapakita ng consistency ni Dominic kapag siya ay may gusto sa isang babae. Lahat niya na ganitong-ganito daw kasi noon si Dominic sa dating nobya na si Michelle Vito na talaga naghihintay sa tapat ng paaralan ng alas 5 ng umaga makita lamang ito. Na mga panahong yon ay hindi pa daw kasi sang-ayon ang magulang ni Michelle sa relasyon nila ni Dominic. Kaya naman para kay OG, naniniwala rin siya na ginawa din ni Dominic ang ganitong paghihintay para kay Bea. Kaugnay nito, isang pasabog din ang isiniwalat ni Showbiz Insider Jobert Sokal dito sa kanyang programang Oras ng Opinyon, Talakayan at Diskusyon sa episode ng February 2 patungkol kina Bea at Dominic. Kwento ni Jobert, may Zoom meeting na dinaluhan kamakailan si Dominic habang nasa meeting. Mayroong babae sa likod umano ng aktor ang nagsalita na talagang kaboses ni Bea. Pasubalit naman ni Jobert, hindi niya kinukumpirma na si Bea ito, pero hindi rin umano siya maaaring magkamali na talagang narinig niya ang boses ni Bea. Nakapagtataka din anya na may babaeng kasama si Dominic. Maririnig daw ang sabi ng babae sa background na tinawag pa si Dominic na Han at tinatanong kung gusto ba nito ng tacos. Kita nga raw na medyo nataranta si Dominic dahil nga nasa kaligitnaan pa ito ng Zoom meeting. Nakadagdag pa daw sa palaisipan ay ang kilos nito na agad ding nag-mute ng kanyang phone. Imposible naman daw na magkaroon agad ng bagong nobya si Dominic at kung susuriing maigi, kaboses daw ni Bea ang nasabing babae. Batay sa mga nagsusulputang kwento, lalo pa kang lumalakas ang alingasngas na nagkabalikan na talaga sina Bea at Dominic. Sa episode ng Showbiz Update noong March 1, ibinahagi ni OG ang nasanggap niyang balita tungkol sa dalawa. Pero paglilinaw niya, hindi niya alam kung may katotohanan ang nakarating sa kanya. Ayon kay OG, may source na nagsabi sa kanya na bago pa man magpuntang Singapore si Bea kasama ang kanyang pamilya ay doon pa natulog sa kanila si Dominic. Nang makauwi galing sa bakasyon ay nagkita na ulit ang dalawa. Pumunta daw si Dominic at nakitulog sa sofa ng sala. Bukod pa rito, ibinahagi rin ni OG ang chikang nakikita o manong nakapitbahay ni Bea na madalas naroon ang kotse ni Dominic sa labas ng bahay nito. Samantala sa artikulo na inatahala ng isang entertainment blog, sinabi na isang mapagkakatiwala ang source ang nagpahayag na nagkabalikan sina Bea at Dominic. Gayunpaman, wala pa rin pahayag tungkol sa pagpapakasal kung itutuloy ba nila ito o hindi. Habang ang publiko ay naghihintay ng karagdagang mga pangyayari sa love story na Bea at Dominic, isa lang ang tiyak na ang pag-ibig ay talagang mas maganda sa ikalawang pagkakataon, lalo na kapag dalawang puso ay handang magpatawad, matuto at magbago ng sama-sama.
I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!